Hey mga Ka Bling, welcome. Meron, pause lang ako. Yeah. Hey mga Ka Bling, welcome back to Station ng Bling-Bling channel. For today's video, magpa-partition tayo ng SSD or HDD in a Windows 10 environment. So hindi ito yung typical na magpa-partition from reformat. Ito ay Windows 10 running na. So check it out. So ito yung laptop na i-partition natin. This is Windows 10 64-bit. So meron siyang, check natin yung storage niya. Meron siyang 500 gig. So it's 500 gig, pero basically ang i-read lang niya is 464 gig. So ipapartition natin ito kasi isang partition lang. Itong HDD, ito yung passport size. Ito yun. Ito. Ito. Yan. So, ito lang drive C ang ipapartition natin. So, ipapartition natin siya na nasa loob ng Windows 10. Usually, magpapartition tayo if we are magre-reformat tayo. Something like that. So, gagawin natin is, una, right-click natin itong start button. Tapos, this management. So, antay lang tayo. May magpa-pop up dyan. So, loading pa siya. So, ito. This management. So, right-click yung start. Tapos, choose this management. Disk management. So, connecting to virtual disk service. So, antay muna tayo. So, ito yon. Meron siyang dalawang storage device. Yung disk 0 at disk 1. So, ito yon. So, drive C, system reserve, at yung healthy recovery partition. So, ito yung drive C ang ipapartition natin. So, first, right-click. And then shrink volume. So magsi-shrink lang yan. So antay lang tayo dyan na mag-finish off yan. So ito yung total size na isi-shrink natin. Ito yan. Ito yung overall size. So ito yun. So para mag-create tayo ng bagong partition, yung isang bagong partition, i-divide natin into 2, or it's up to you if ano, how much allocated size yung ibibigay mo sa bagong partition, sa bagong drive. So, I would suggest. So, itong 4,000 MB, i-divide lang natin into 2, or it's up to you if how much size ang ibibigay mo sa bagong drive. So, example na lang to. Bibigyan na lang natin ng 200,000 MB. Yan. Tapos, shrink. So, antay lang tayo. So, yun. Meron ng drive C at isang allocated space or allocated space na hindi pa na, unallocated space na hindi pa nagamit. So, for us to use this one, mag-assign tayo dito ng drive. So, right-click, tapos new simple volume, tapos next lang. So, it's up to you if anong letter ang ibibigay natin. So, drive E. So, next. Tapos, depende sa'yo if anong ininame mo. Retain ko na lang yan, tapos enable file and folder compression. So, next, then finish. So, sobrang yun. Formatting na siya. Yun, may bagong drive na tayo. So, successful yung partition natin. Meron ng drive C at drive E. So, meron ng dalawang drive yung PC. So, basically, yun lang. Sobrang easy lang. So, yun na. Sobrang easy lang. So,
for updated kayo sa mga videos na i-upload ko, just click subscribe and click the bell icon. So, tara. Ano sa to?